Hello guys, welcome to Agrid Channel. Samahan niyo kami, pupunta tayo sa aming palayan. Ngayong araw kasi nagpapa-harvest tayo. Tingnan natin kung ano na ang kanilang natapos o gaano na kalaki ang kanilang natapos. Dito tayo dadaan sa ilalim ng palm oil plantation. No, walang daan dito. Puro motor at saka balsa lang ang dadaan dito. Kasi mas malayo pa kasi yung palaya natin mula sa bahay, kaya nag-shortcut kami dito. No, medyo mahirap kasi umuulan kahapon, no, napaka ano nang daan. Pero ganun pa man, let's just enjoy the ride! Nandito na tayo guys sa ating palayan. No, makikita natin na ang kanyang bunga. Ito ay certified RC18 variety. No. O yan, makikita natin na may mga patay na bunga din. No. Marami-rami ang makikita natin. Apektado kasi ito ng bagyong Odette. At may iba naman na kinain ng peste. Buti na lang may maaani pa rin tayo. Kahit yun, parang may maraming mga hindi na wala ang palay kasi na sa tubig. So to. This is more or less 1 hectare. Nung una, nag-hybrid kami. Umani kami ng 140 cabans dito, hybrid ang tinanim namin. So ngayon, hindi siya masyadong maganda pero may naaani talaga tayo. No? Kasi ang pagsasaka hindi naman madali, mahirap pero kailangan nating magtanim at hindi tayo susuko dahil araw-araw naman tayong kumakain. Para na rin may makakain ng iba pag ito ay ibinibenta natin or ipapahiram natin sa mga kapitbahay kung sino mang may gustong humiram ng palay. So ito guys, malawak to. Makikita natin na ang bunga hindi masyadong malusog. May 2 hanggang 3 bags lang ng abono ang nagamit namin. Pero pagkatapos no na siya ay nagbunga na, nag-spray kami ng foliar fertilizer para ang kanyang bunga ay lulusog. Sa awa ng Diyos, may naani naman tayo.
So nakikita ninyo itong mga tao ang nag-harvest. Ang tawag nila dito sa amin ay bulhot or bulhon. Na may grupo sila, iba yung taga ani, iba yung taga-hakot, at iba yung nasa makina, yung magiling ng inaani. So ito siya ay taga-hakot siya. No? Itong palay na to, papasanin niya, dadalhin niya sa makina kung saan nandun ang nagiling ng palay. No? Yan, no? Napakahirap talaga ang pagsaka. Lalo na may malaki ang gastos, pero kanon pa mo, sige lang ng sige, kasi darating din ang panahon na tayo ay makabawi, yeah, sa hirap at ginhawa. So ito, mga tao to, they are an ordinary people na walang ibang kinabubuhay kundi ang pagsasaka. So sila ay nag-harvest, ang ginawa ng kanilang naani ay kinakain, yung pag wala na silang ulam, inilibinta. So, ganun kahirap ang pagsasaka. So, panoorin natin, no? Thank you.